mga kabataan, bago po tayo mag-umpisa ay tinatawagan po ng pansin, lalo na po yung mga bago nating tornero, na inyo pong panoorin ang aking upload na ito. Ito po ay isa sa pinakamahalagang trabaho ng machinist, katulad po natin ng mga tornero, mga kabataan. Kung paanong, alam ko din po na ang nararamdaman ko ay nararamdaman nyo rin pagka ang propeller ang ating ginagawa. Bakit po? Isa po ito sa napakahirap na trabaho at mababa ang presyo. Bukod po doon ay napakasilan po nito, mga kabatang. Tulad ng rotor disc ay isa din po ito sa trabaho hindi mo pwedeng dayain. At ganun pa man, hindi ko po sinasabi na nandadaya tayo. Sinasabi ko lang po ang totoo na isa ito sa hindi mo pwedeng dayaing trabaho dahil nararamdaman po ito ng driver. Ang kanyang transmission, pagka hindi magandang alay ng iyong ginawang propeller ay mararamdaman niya na talagang malakas ang vibration. Sorry po. Nagba-vibrate ang kanyang transmission at apektado ang kanyang upuan. Kaya mga bagong tornero, inyo pong panoorin kung paanong gawin natin ng mas sigurado tayong ika nga ang customer ay mapapasaya natin sa kanyang ginagawang propeller sa atin. Umpisa natin, mga kabatang. Yan. Isang magandang umaga po muli, mga kabatang. At sa umagang ito ay mayroon mo pumuli tayong tiyak na inyong magugustuhan ating magiging topic sa araw na ito. Ang ating pamagat ay paano nga malalaman o paano i-aalay ng tamang position ang propeller, lalo na kung ito ay mayugyug na. Ito ay ating isasalang ito at ipapakita ko sa inyo, mga kabataan, kung paano natin masusolusyonan ng tama ang propeller na mayanig. Ayan, ating sasalang. Ayan, may sinalang na tayong pag-uupuan nito, mga kabataan. Tingnan nyo, ito ang dapat natin kuhaning sentro. Yung bilog na yan ay iuukit natin dito sa sinalang kong ito. At pagka lumapat na yan, meron naman siyang pinaka-center drill na butas dito sa dulong ito. Ayan, medyo may grasa lang. Ilinisan natin yan, para makita ang butas. Yan, meron siyang butas at itututok naman natin sa live center na ito. Kaya hindi tayo pwedeng sasabihin nating dayain yung trabaho dahil nakatutok siya pareho. Yan, iuukit natin ito. Umpisa natin. Tapos na yung ating inukit. Ito nga ang bilog na ito. Ayan. At saka yung mukha ay i-replace na rin natin. Kaya sentrong sentro na po siya. Atin ang isasalang yung propeller at ating titingnan kung ano nga ang problema ng kanyang propeller dahil nga ito daw ay maalog. Ayan. Ating isasalang. Ayan, ito na po, mga kabatang, tingnan natin ang problema ng kanyang propeller na nire-reklamo.
malaki daw ang uga dahil nga ang transmission niya ay halos talagang kalampag. Ito makikita natin kung anong problema. Paikutin natin. Yan. Yan, di ba? Napakalaki ng abiyada. Yan. Pati sa transmission po ay ramdam yan. Yan. Lumabas ngayon yung kanyang problema kasi nga doon dahil sa ginawa natin, nakita natin ang kabuuan ng kanyang propeller. Nakita natin ang kabuuan ng propeller kung anong problema. Dahil tumutok tayo rito sa dulo. Ayan, sa dulong ito. Sentro po yan. At saka, gumawa tayo ng pinaka-holder niya. Ayan. Ayan. Tingnan natin ha. Ayan. Walang problema sa tubo dito sa punong ito sa pinag-weldingan nung una. Ayan. Ayan po. Nakita po natin yung problema ng kanyang propeller. At itong ire-referen mga kabataan. Ating puputulin dito para maibalik natin sa talagang kanyang align na takbo. I-spot muna natin yung apat na ito. Itong apat na kanto. Para hindi siya gumalaw. Kahit na medyo paluin natin na hindi gagalaw yung ating base kung tawagin. Ayan. Ispatan natin. Ayan. May tastas na po siya. Itong parting ito. Tinastasan natin ang grinder, cutting disc. Ayan. Kasi hindi pwede natin gamitan ng talim. Kasi pag umikot siya, madadamay itong parting ito. Hindi pwede lahat pigtasin. Kasi nga, mababago tayo sa position. Yan. Kung inyo po napapansin mga kabataan, sa mga hindi pa po masyadong sa ating mga bagong tornero, ay may position po ito at saka yung dulo ng gear mga kabataan. Yan. Hindi pwede siyang maikot o mabago dahil sasala na doon sa kanyang sinusuklutan sa center bearing. May sinusuklutan pa po itong center bearing mga kabataan. So ngayon, pwede na natin siyang paluin. Pwede nating i-align ng konting-konting palo. Ayan, kasi may tastas na siya. Ayan o. Tastas na. Ayan. Tapos na ating may full weld mga kabataan. At ating i-check kung ano ang pinagbago ng ating ni-repair. At saka nung una. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Yan, tapos na mga kabataan. Sana'y muli po kayo nakakuha ng kaunting ideya sa aking ginawa sa umaga nito. Lalo na doon sa mga driver, kung sarili nyo rin lang ang inyong jeep, ay inyo pong chicken ng mabuti kung ano ang lalo na sa pangilalim, kung ano ang problema. Katulad nito, ang reklamo ng driver ay mauga ang transmission. Nagpalit na ng bagong pressure plate, nagastusan na.
palit ng bago, kapapalit pa lang, palit na naman, pero walang nagbago doon sa kanyang jeep, ganun pa rin, mauga pa rin ang transmission. Ngayon, napag-desisyon niyang ipacheck dito, at doon niya, nakita natin na malaki ang abyada kung tawagin doon sa kanyang propeller. Ngayon, nagawa na natin, at maraming salamat po muli sa ating mga viewers ngayon. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po at sama ang bell button para updated po kayo lagi sa aking videos tulad po nito. Salamat!